Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Atin pong tunghayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Matatagpuan po sa Isaiah 57 verse 11 hanggang 12 hanggang 13. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan kaya nagsisinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod? Matagal ba akong nanahimik kaya kayo tumigil sa pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa at tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Ang Diyos-Diyosang tinatawag ninyo'y hindi makakatulong o makapagliligtas kahit kayo'y managhoy. Ang mga Diyos ninyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Subalit, ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupain ito'y mamanahin niya. Pagpalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Isang malaking pagkakamali. Kung babasahin ninyo ang mga naunang talata, verses, at kung saan isinaad ni Isaiah ang maling pagsamba na ginagawa ng mga Israelita. Sinasamba nila at ginagawa nila ang maibigan nila at mga karumaldumal na bagay para sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang pagtitiwala ay doon na lamang nila inasa. Ngunit wala silang tagumpay kundi kabiguan ang kanilang natanggap. Sa verse 11 ay binanggit ng Panginoon ang mga salitang ganito. Sino ba ang inyong kinatatakutan kaya nagsisinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod? Isang pagtatanong na sinasabi ng Diyos sa mga taong ito. Ngayon ay ang mga katanungang ito ay isang tanong din na pwede nating pagsaliksik sa sarili natin. Tayo ba ay dumaraan din sa ganitong mga bagay? Sabi po, sila ay lubusang tumalikod. Sila ay tumigil sa pagpaparangal kay Yahweh. At pangatlong bagay, akala nila ay tama ang kanilang ginagawa. Sabi dun sa verse 12, akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. At ang sabi nga ng Panginoon, ibubunyag ko ang inyong kasamaan. Ito po minsan ang kalagayan ng marami sa atin na tayo ay marahil sinasabi niya, wala naman akong Diyos-Diyos ang sinasamba. O kaya meron nga pong Diyos-Diyos ang sinasamba. Ay meron tayong mga ginagawang Diyos sa ating buhay. Minsan ang nagiging Diyos natin ay ang ating mga sarili o kadalasan ay ating mga sarili na ang nasusunod ay ang ating sariling kagustuhan, sariling layaw, sariling nais at nawawala ang pagtitiwala sa Panginoon. Isang bagay pa na ginagawa natin Diyos-Diyosan ay ang mga material na bagay, salapi. Hindi masamang magkaroon ng mga gamit o mga material na ito na alam natin kailangan natin. Ngunit kung minsan nagkakaroon ba ng kasiyahan ng tao kung ito ay makamit niya, ito ay meron siya at iyon na lamang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Anything, anumang bagay na nag-aalis ng presensya ng Diyos sa iyong buhay at ang nagiging priority ay ang bagay na iyon, ang sarili mo o ang ibang tao na nagiging Diyos-Diyos sa iyong buhay, ay isang bagay na sinasabi at sinasalangsang ng Diyos. Sabi nga po sa umagang ito ay tinalikuran ang tunay na Diyos, nakalimot sa Panginoon at natuon na lamang ang pansin sa mga ginawang Diyos-Diyosan sa buhay niya. Minsan nakikita ko maraming kabataan, mga tao na nag-a-idolize ng mga artista, mga K-pop na halos sambahin at gawin ng itong Diyos
at parang ang kanilang mundo ay umuikot na lamang doon. Meron ding, sabi nga, tumigil na sa pagpaparangal at pagsamba sa Panginoon. Dahil ibinigay na ang panahon niya sa sarili, binigay ang panahon sa mga trabaho na doon na lamang at nalimutan ang araw ng pagsamba, ang kanyang prayer time, ang kanyang devotion time, nalimutan ang paglilingkod sa Panginoon na dati ito ay kanyang ginagawa, ngunit ibinigay na ang karangalan sa ano. At higit sa lahat, sabi po, pag-aakalang tama ang ginagawa. Ito ang isang malaking pagkakamali. Sabi, marami ang namamatay sa akala. Totoo po yan, maraming namamatay sa akala o kaya maraming napapahamak sa akala. Yung sariling pag-iisip na ang akala, ito ay tama. Ito ang makapagbibigay ng kasiyahan sa akin. Ito ang dapat kong isagawa. Yung pag-aakalang iyon ang tamang bagay. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yung akala niya, ito ang makapagliligtas sa kanya. Akala niya, ito ang makapagpapasaya sa kanya. Akala niya, iyon ang tama. Dahil sariling pag-iisip, sariling pagnanais, yung tinidigta ng sanlibutan, akala niya, iyon ang tama. Kaya nga tayo ay maraming tao, sinusubukan ng lahat kasi naghahanap ng tamang bagay sa buhay niya. Pero alam niyo po ba, ang tama at mabuting bagay lamang na makakatulong sa atin ay ang Panginoon. Sabi nga sa ang Panginoon ang katotohanan, ang buhay, ang katotohanan, ang buhay at ang daan. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth and the life. Naghahanap ka ng tamang daan. Ang tamang daan ay si Kristo. Naghahanap ka ng ng katotohanan at ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa Panginoon, sa Diyos at sa kanyang mga salita. Naghahanap ka ng buhay. Ang tunay na buhay ay matatagpuan kay Kristo dahil si Kristo lamang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi dito sa salita na last sa verse 13 sa huling pangungusap, subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa. Ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya. Meron pong nakalaan na pagpapala sa Diyos. Minsan tayo ay nagmamadali, hindi tayo marumagintay. O kaya, akala ba ninyo, sabi nga rito, akala ba ninyo ako ay nanahimik, kaya nga sa iba kayo nagtiwala? Ang Diyos po ay palaging active. Ngunit tayo po ang hindi actively worshiping the Lord. Ang Diyos po, palagi ang pag-ibig niya, ang pagpapatawad niya, ang pagkalinga niya sa taong lumalapit, nagpapakumbaba, tumatalikod sa kasalanan, ay naroon po ang pagkalinga ng Diyos. Maraming tao nagsasabi, bakit hindi ko maramdaman o hindi ko maranasan ang sinasabi mong pag-ibig at kabutihan ng Panginoon? Dahil po marami pa tayong pinanghahawakan sa ating buhay na hindi nating tinatalikuran. Bayaan mong talikuran ang lahat ng iyan. Yung lahat ng mga pagtitiwala na pinanghahawakan mo. Lay it down and trust the Lord. Sa Diyos ka magtiwala at huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayahan, sa iba't iba pang mga Diyosa ng sanlibutang ito, sa iba pang mga tao o iba pang mga Diyos na akala mo ito ang magliligtas at gagawa sa iyo. O, sabi nga ng Panginoon sa bayan ng Israel, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Ang tanging Diyos namang ang ating sambahin.
ang siya ang ating pagtiwalaan at ibigay sa kanya ang ating puso at pag-asa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patawarin mo nga po kami sa mga pagkakataong ang tingin namin sa aming mga ginagawa ay ito ang tama at hindi namin sinaliksik ang iyong kalooban. Bagkos kami ay tumalikod, ginawa namin ang sarili naming nais, sarili naming pagdidesisyon, itinuon namin ang aming pagsamba at paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutang ito, maging sa aming mga sariling kakayahan. O Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po na nagkaroon kami ng ganitong pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na muling ihalay sa iyo ang aming buhay. Muling ikaw ang pagtiwalaan at hindi ang aming mga sariling kakayahan at sariling kaalaman. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang bawat isang tagapakinig ng mensaheng ito na makita namin ang aming kakulangan at pagkakasala at sa iyo ay lumapit, kami ay patawarin. Salamat po, O Diyos, sapagkat may pangako ka, pangakong buhay na walang hanggan, pangakong kami iyong makakapiling sa tuwing na kami na sumunod at magtiwala sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita po tayong muli bukas.